Now for more on the legal troubles hounding the vice president, we're now joined by NBI Director Jaime Santiago. Director Santiago, good morning, sir. Ma'am, good morning po at sa mga nakikinig sa atin. Good morning. All right. Now, the vice president was a no-show last week, and I know you gave another date of December 11. What happens if Vice President Sara Duterte declines to attend the NBI reset date? Depende po sa magiging reason niya on the comes December 11. Kung may justifiable reason, why not? Ano? Pero kung dumating ang December 11 and wala ni ha ni ho, walang pasabi, walang abogado na pinadala, then we will proceed po with our report and our investigation. Okay, but how could you proceed with your investigation when the source of the statement of the alleged revenge kill plot is coming from the vice president? I know you said in an interview that you wanted to ask her sino yung kausap niyang tao. Opo, yes. Tatanong po namin yan. Kung dadating siya, tatanong namin kung bakit niya nasabi yun, bakit siya nagbanta ng ganun, at sino po ba ang nakausap niyang tao. But then, ang pinanghahawakan po namin ay yung video clip ng kanyang Zoom meeting na patunayan na po namin yun ay authentic, hindi po yun AI-generated, hindi po deepfake, at naipapreserve na po namin sa Facebook yung particular clips na yun. So from there, ay magpo-proceed po kami sa aming investigation. Okay. Now, there was a Zoom meeting. Have you identified all the personalities who attended that Zoom meeting? Yes, ma'am. Actually, we have already sent subpoena to the mga attendees, lalo na po yung mga actively participated at nagtatanong ng questions kay Madam Vice President. All right. Now, who were the personalities and how many were they? Hindi ko po tanda yung mga pangalan, but we have already sent subpoena sa kanila. Okay. Now, I'm assuming at this point that most of those personalities were vloggers or possibly some even reporters. Apa? Aren't they protected essentially by doing their job? The vice president calls a press conference. Hindi naman alam ng reporter o ng vlogger ang sasabihin ng isang opisyal ng gobyerno. Yes. Yung pong mga bagay na yan, hindi naman namin sila inaakusahan, kundi they were invited to come here to shed light. Malaman namin, further authenticate kung nangyari ba talaga yun, present sila when the threatening remarks were said by the vice president. All right, but then that's really, I mean, at the end of the day, that's just the tip of the issue here. If they authenticate, yes, I attended. I didn't know kung anong sasabihin niya. Bilang reporter, yes. Bilang vlogger, nakinig lang po ako. It doesn't solve the real issue of who did the vice president speak with? Who did she order, right? Who did she cascade the order to kill three personalities? Yes, opo. Including the president. Vice President naman, hindi namin mapipersang sabihin sa amin kung sino man yung kausap niyang tao. So how do you proceed? How do you move forward with the investigation? Eh, yun how pong na, dun po sa threat, is yung threat proper na may kinausap na siyang tao na papatay kay Presidente, First Lady at kay Speaker. Dun po kami nag-umiikot. Ngayon, kung hindi niya gusto i-identify kung sino yung kausap niya, eh, so be it. Pero nag-iimbestiga po kami from other sources kung sino po yung kausap niya. All right. So, hypothetically, if the NBI never finds out who the person allegedly she had spoken to, based on the video of the vice president threatening, diba? This is revenge.
and it's actually covered under the sedition law in the Philippines. Does this mean that you will be filing a case against the vice president based on the video threat alone? Maaari pong mangyari. Maaari pong ganyan ang mangyari kung hindi siya makikipagtulungan sa amin at hindi siya sisipot para i-justify to explain why he uttered those words. Okay, because the sedition law in the Philippines involves essentially the exercise of revenge against government government officials or individuals. Tama po, no? Yun pong sedition proper ay mayroon kailangan na tumultos afray, mayroong pagkakaguluhan. Pero dito sa pag-iaring ito, wala namang hindi naman na nagkaroon ng kaguluhan. Pinag-aaralan po namin lahat. Okay, so ano ang posibleng kaso na maisasampa po ninyo? Ay, sa ngayon po, ay sinabi ko nga po sa inyo, depende po sa lahat ng circumstances, i-consider namin bago namin kami makapag-conclude kung ano bang kaso, kung meron bang kaso na isasampa laban sa Vice President. All right. Anything you want to add, NBI Director Jaime Santiago? Wala naman po. Sa mga kababayan natin, huwag po tayo masyadong sumamli sa init ng mga pangyayari ngayon. Kalmado po lang tayo at ginagawa po namin ang lahat ng paraan para mabigyan ng kalinawan itong mga pangyayaring ito. Okay, and isang clarification na lang po, maganda pong malinaw ito. The Vice President is not immune from suit. Is that correct? Tama po yun. Marami na pong nangyaring ganyan during the time of Vice President Binay, during the time of Vice President Robredo. It has been ruled. Meron na pong commentaries ay legal opinion regarding that matter. On that note, thank you very much, NBI Director Jaime Santiago. Thank you, sir. Salamat din po. Thank you po.